Hello, good evening. Narito na naman ako para mag-share ng knowledge ko sa pagtuturo ng beginning reading, lalo na ang inimbento kong technique na Escalerias technique. Sa gabing ito ay papaliwanag ko kung bakit napakabilis makapagpatuto ng Escalerias technique. Bakit nga ba? Kasi ang Escalerias technique ay talagang sadya kong inaangkop sa mga batang Pilipino na non-readers, ng mga slow learners. At kung ito ay bagay sa mga non-readers, ng mga very slow learners, ay higit 10 magaling ito sa fast learner and average. Bakit nga ba napakabilis makapagpatuto ng Escalerias technique? Sapagkat ang mga pantig, sulat pantig, ay iginawa ko ng symbols. Ha? Sa Escalerias technique, hindi titik ang binabasa. Walang meaning ang titik. Wala silang meaning. Para sa mga bata, mahirapan sila magbasa ng mga titik na walang meaning. So, ang ginawa ko, bawat titik o bawat sulat pantig ay linagyan ko ng kumakatawang larawan. Example, ang sulat pantig na la ay iginawa ko ng kumakatawang lapis. Ang lapis na yan, kapag pinatayo, may similarity sa la. At ang unang bigkas ng lapis ay la. At ang bigkas naman itong sulat pantig na ito ay la. So, pareho. At itong lapis na ito ay i-describe mo sa bata. Ano ang kulay? Saan ginagamit? Ano ang posisyon? Ang posisyon niya ay pareho sa la. Dapat hindi slanting. At habang dinidescribe mo itong larawan na ito, unti-unti yung pumapasok sa subconscious mind ng bata. So, ibig sabihin, para kang magsasaka na nagtatanim sa lupa. Ganon din ang guro. Itong mga symbols na ito ay itatanim mo sa utak ng bata. Para kung ito ay kailangan na niya, madali niyang matandaan ang kanyang binabasa. So, bawat sulat pantig ay may symbols. Halimbawa, ang ma. Ha? Ang ma na ganyan. Ang nagsisimbolize niyan, ang kumakatawan ay mata. Pareho ang kanilang bigkas na ma. Ang unang bigkas ng mata ay ma. At pareho ang kanilang itsura. Kung bibili ka ng devices o materials ng Escalerias technique, talagang may similarity yan. Pero kung bibili ka sa mga fake, ay naku, ang mata dyan in cheek, Chinese. Mga ganyan to. Walang similarity sa M. At ang lapis nila ay islanting. Ang nanay nila ay may pugus-pugus at may kargang baby. Walang similarity. Samantalang ang na sa Escalerias technique, ang sumisimbolay sa kanya ay nanay. Nanay na mahaba ang buhok na kung titingnan mo, halos magkapariyo ang hitsura ng N saka nanay, yung itsura. Sa mga fake na yan, nakita mo, may kargang bata ang nanay at may nakapugos. Walang similarity, kaya hindi yan mga, hindi sila matututo. Ang bata, mahirapan. Sa clinic, dahil ako ang nag-design, may similarity yan. So, ang na ay sinisimbolize ng nanay na nakalugay ang buhok. So, may similarity. At i-describe mo, sino ito? Nanay. Anong ugali ng nanay? Mabait, mapagmahal, mahaba ang kanyang buhok. Habang dinidescribe mo ito, yan ay pumapasok sa subconscious na mind ng bata. Itinatanim mo. Sapagkat oras na mabasa siya, gagamit kukunin niya ng magiging tulayan para dyan siya kakapit para mabasa niya ang mga sulat pantig. Halimbawa, Lulo. Ha, si Lulo Kalbo may tungkod. Kung kinakatawa ni Lulo, ang sinisimbolize ni Lulo ay ang sulat pantig na lo. So, may similarity. The same, bola. Ang dalawang bo, ang nagsisimbolize niya ay bola. Pareho ang kanilang unang bigkas. Ang unang bigkas ng bo ay bo. Ang unang bigkas ng bola ay bo. So, may similarity. At itatanim mo ito sa utak ng bata. Ano itong dalawang? Ano ang bula? Saan ginagamit? Sa paglalaro ng basketball? Ano ang hugis? Bilog. Ilang bula ito? Dalawa. Itatanim mo yan sa utak ng bata.
At pag nakakita ng ang bata ng buo, tulad pang tignan, baso na kaagad yan ang bata kasi yung bula na dyan sa utak niya ay may similarity doon sa buo. Eh, basa kaagad ng bata, di ba? O, doon sa sample ko, ang pa. Ang pa ay payong, may hawakan. Pag sinabi kong may hawakan, alam ng bata na payong yan. Dahil yan lang ang may hawakan na sulat pantig o may bubong. Kaya pag nakita niya ang pa, ang isulat pantig na pa, kilala kaagad niya yan. Dahil kilala niya ang payong, may hawakan. Pag may hawakan, payong yan. So, pag tinabit mo yung payong sa kalapis, basa na kaagad yan ng bata. Unang bigkas ng payong, pa. Unang bigkas ng lapis, la. O, basahin, pala. So, sequence lang, makakabasa na ang bata. Samantalang sa marungko, kailan pa makakabasa? Yung M, sa kais, mababasa mo kaya? MS? Paano yan? Walang meaning. So, ang mga bata, pag walang meaning, mahihirapan. Alam mo dito sa Isla Grace Technique, may apat na lessons lang. Ang marungko ay 38. Ha? At ang marungko ay nagsisimula sa sounds. At ang, hindi ka pwede magturo ng lima-limang sounds sa loob ng isang araw. Dapat one sound a day for mastery. Kailan pa yan makakabasa ng aklat? Samantalang sa Esclavarius Technique, lahat ng pantig, 20 syllables na A, pantig A, ay master ng bata sa loob lang ng 10 minutes, ah, yung fast. At yung average ay master yan sa loob lang ng 20 minutes. Pag kinabit-kabit mo yan, kakabasa na silang palaka, dalaga, masaya, mahalaga, kahit anong salita, basta mga A, kahit napakahaba, itabi-tabi mo, napakahaba, basa pa rin yan ng bata. Sapagkat, ang nababasa na yan, ito, nanay. Ito naman, pa, payong, napakahaba. Ito naman, kamay, o hari, o ito, baso. Pag binigas mo ang unang panti, napakahaba. Basa ka agad yan ng bata. Kaya ni siya nakakabasa dahil may nakikita na siyang larawan. O, sa bawat panti ay ang binabasa niya ay larawan, hindi naman titik. Kasi kung titik lang ang babasahin, wala, hindi niya mababasa. Para siyang nagbabasa ng mga nag-iikot-ikot na mga uod. Hindi uod ang tingin niya sa mga titik. Kasi bawat titik nakikita niya, larawan, may larawan. Larawan ng payong, larawan ng kamay, larawan ng lapis. Oh. Sa marungko, wala silang nakikita, blanco. Kaya ang tagal, oh, nakita mo na, mula grade 1 hanggang high school, non-reader. Ngayon, apat na lessons, ha? Lahat yan ay may symbols. At ang bawat pantik ay iisa lang ang symbol. Doon sa mga fake na nakita ko, ang pa may symbol na papaya pa, papaya, palito, palaka. Ang daming symbol. Hindi ganyan ang philosophy ng Escobarias Technique. Kaya, dapat mag-ingat kayo sa pagbili. Pag makabili kayo ng mga fake na mga aklat yan, mga larawan, mali-mali naman. Just imagine, ang pa, ginagamitan, may palaka, may payong, may papaya, o ano na ang bata, malilito ang bata. Saka walang similarity doon sa sulat pantig. Kaya, mag-ingat kayo sa pagbili ng mga gamit na hindi man tunay na author ang nagsulat. Ako ang tunay na author, ako ang lumikha. Kaya dito kayo, kung gusto ninyo na makakuha ng mabilis na resulta, sa akin kayo bumili, hindi kung kani-kanino lang. Wala akong distributor. O ngayon, ito na. Ha? So ang dahilan, kaya napakabilis magbasa ang mga bata ay dahil sa panandang larawan. At ang mga panandang larawan na ito ay iisa lang larawan sa bawat pantig. Hindi dalawa, hindi. Isa lang, para isa lang ang matandaan. At ang larawan na ito ay pariho ang bigkas, pariho ang itsura doon sa sulat pantig na kinakatawa nila. At ang larawan na ito, higit sa lahat, ay kilalang-kilala ng bata. Kaya nakakabasa kaagad sila dahil kilala nila ang lapis, kilala nila ang mata, kilala nila ang kamay. Ang kamay ganito, hindi yan pahingi ha, kundi ganito ang kamay. Literki talaga yan.
Ang payong, kilala nilang payong. Paano hindi makikilala? Lahat naman ay nakikilala. Sa tunog naman, kilala nila ang motor, kilala nila ang fried chicken. Nakakita ako nang nagtuturo. Ano ang tunog ng piano? Ano ang tunog ng drum? Ano ang tunog ng eroplano? Hindi naman kilala nila ang tunog ng eroplano. Hindi naman nila kilala ang violin. Bakit magtuturo ka sa na hindi kilala ng mga bata? Kaya yan, nahihirapan, pinahirapan ninyo ang mga bata. Dahil nagtuturo kayo ng mga bagay na walang koneksyon sa mga bata. Kaya nahihirapan sila magbasa. Ano nga ang tunog ng kwitis? Ano ang tunog ng eroplano? Ano ang tunog ng piano? Yung wala namang mapiano sa bahay, ito nga mahihirap. Nasa public school. Wala namang nakikita ng eroplano kasi dito sa amin wala namang eroplano. Ba't kayo magtuturo ng mga bagay na hindi naman kilala ng mga bata? Kung magtuturo kayo, when it comes to reading, kailangan ang ituturo ninyo ay yung mga kilala ng bata.